Dear IFM. Dear IFM. Hello sa inyo mga idol. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rosaline. Matagal ko na talagang gustong sumulat sa programa niyo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Simple lang akong tao. Simple ang buhay. Simple ang pangarap. Nagtatrabaho ako noon bilang stay out na kasambahay. Magtatrabaho ako mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At pagkatapos noon, magtitinda ako ng isaw, fishball, kikiam at tokneneng sa harap ng bahay namin. Kanya-kanyang diskarte lang para kumita ng pera. Sarap talaga sa restaurant na to. Sulit na sulit ang babayaran mo. Oh, Rosaline, kumain ka lang ng kumain, ha? Kung gusto mo pang umorder, sige lang. Ako nang bahala. Naku, Ma'am Dina. Ayos na po ko rito. Naku, ang laki na nga ng tiyan ko sa mga in-order natin eh. Nakakahiya na po sa inyo eh. Sa tuwing nakikita na lang tayo, parating na lang po ako nililibre. Sus, wala yun. Mas masarap kasing kumain na may kasama. Sa bahay kasi, naku, parating ako na lang ang nasa lamesa. Wala na ho ba kayong balak mag-asawa? May balak pa naman, kaso mukhang nahuli na yata sa biyahe. Pero kung may pagkakataon, aba, bakit hindi, diba? O ikaw, may boyfriend ka na ba? Opo, 3 taon na rin po kami nagsasama ni Manuel. Oh, anong trabaho ng kinakasama mo ngayon? Tricycle driver po. Oh, wala ba kayong anak? Wala pa po eh. At saka, parehas po namin ayaw. Sa kinikita kasi namin parehas, baka pambili lang ng diaper, hindi pa namin magawa. Pero hindi po ako nagre-reklamo sa trabaho po ah. Masaya po ako na nag-stay out na kasambay po sa inyo. Ano ka ba? Ayos lang yun. Maliit naman talaga yung sahod ng mga kasambahay. Pero huwag ka mag-alala ha. Balang araw, ikaw na mismo ang kukuha ng kasambahay para linisin ang malamansyon mong bahay. Naku ma'am, malabo po yatang mangyari yan eh. Magiging kasing yaman niyo po ba ako? Hanggang pangarap na lang po ako sa ganun. Aba, bakit hindi? Kung mangangarap ka lang din naman, taas-taasan mo na. Sa bagay, magdilang anghel po sana kayo. Gustong-gusto ko na po kasing umangat sa buhay. Napapagod na rin po ako kasing maglinis ng bahay ng iba't ibang tao. Buti pa yung bahay ng iba na aalagaan ko. Samantalang ako, ni sarili ko. Hindi ko malang maalagaan. Parating walang pera eh. Osha, pagkatapos natin kumain, mag-grocery muna tayo ha. Bibilhan ko kayo ng mga kailangan nyo sa bahay. Po? Naku ma'am, wag na po. Sobra-sobra na po yata eh. Wag na po ma'am, okay na po. Sus, parang yun lang eh. Iilang dilata lang naman. Noodles, sabon, yun lang naman yun. Wala yun sa akin. Naiisip ko pa nga na pwede mo akong samahan mamaya sa salon. Magpapaayos ako ng buhok. Tapos, isasabay na kita, ha? Diyos ko, ma'am. Wag na po. Bakit? Ayaw mo ba? Ang hirap naman po ng tanong na yan. Sige na. Samahan mo na ako. Hayaan mo na akong gawin to. Kasi gusto ko yung ugali mo, Rosaline. Mabait kang bata. Masipag sa trabaho. Saka, para pag nakita ka ng kinakasama mo, sa susunod na buwan, ibuntis ka na. Naku po, delikado po yun. Ay naku, sayang ang ganda mo kung hindi natin ipapakita yan. Ah, alam ko na, gamitin mo yung ginagamit ko. White Rose Papaya Soap. Maganda sa balat yun dahil may vitamin B3 ng kasama.
Kaya papaya puti in as early as 7 days. Basta araw-araw mong gagamitin. Ay, oo nga pala. May sasabihin din ako sa'yo. At sana naman, wag mo kong tanggihan please dahil ikaw ang gusto kong makasama, okay? Eh, ano po ba yun? Lilipat na kasi ako sa Cavite. Sa mismong Tagaytay. Kailangan ko ng kasambahay. Panatagal loob ko kapag ikaw ang makakasama ko. Sa Cavite po? Eh, mukhang malayo po yun ah. Oo, pero tiyak ako magugustuhan mo ron. At dahil sa malaki ang bahay, at ikaw lang mag-isa, gagawin kitang 8,000 kada buwan. 8,000 po? Oo, libre pa ang pagkain at matitirhan mo. Ako ang bahala sa mga government benefits mo. May Christmas bonus ka at may 13-month pay pang makukuha. Grabe! Mas makakapag-ipon ka pa sa akin. Bibigyan kita ng isang weekend kada buwan para umuwi kay Manuel. At syempre, bit-bit kita sa lahat ng mga lakad ko. So, all around ka na sa akin, kasambahay at assistant pa kita. Ma'am, parang ang laki naman po yata ng tiwala niyo sa akin. Eh, baka hindi ko po matumbasan yung tiwala niyo. Alam kong kaya mo yun. Gamitin mo tong pagkakataon para umangat ka sa buhay. Tutulungan kita. Tutulungan ko kayo ni Manuel, ha? Kahit na gusto kong kunin ang offer ni Ma'am Dina, sa huli, hindi rin ako sumama. Hindi kasi pumayag si Manuel. At syempre, kung nasaan siya, nandun din ako. Sinunod ko siya kahit malaki ang panghihinayang ko sa trabahong binigay sa akin. Wala eh. Mahal ko. Umasa kasi ako na baka naman mas may maganda pang opportunity na darating sa akin. Pero nagkamali ako. Sanay ako kay Manuel sa pagiging hindi niya masyadong malambing na tao. Ni minsan, hindi ako nakatikim ng bulaklak na bigay niya. Kahit nga anniversary namin, hindi niya ako dinedate. Pero ni minsan, hindi ako nagreklamo. Dahil uulitin ko, mahal ko kasi. Babe, nandito na ako. Nasaan ka? May dala akong hapunan. Tara, kain na tayo. Manuel? Nasaan na ba yun? Ah, baka naman nasa kwarto. Ay, mamaya na nga to. Magbibis na lang muna ako. Ay, sabi ko na nga ba, nandito ka eh. Grabe yung pagod ko ngayong araw. Ang daming pinagawa sa akin ng... Ano yung kinagawa mo? Nag-iimpake ka? Bulag ka ba? Nakikita mo na nga nag-iimpake, tatanungin mo pa. Tumabi ka nga dyan! Kukunin ko yung damit ko nandiyan sa likod mo, tabi! Saan ka pupunta? Alam mo, mas mabuti pang wag mo na lang alamin, ha? Mahihirapan ka nang tanggapin. Teka. Itigil mo muna yung ginagawa mo. Kausapin mo ako. Bakit ka ba nag-iimpake? Ano ba? Hindi ba mahalata? Idiiwan ka na. Ano? Sandali. Bakit? Ano ba nangyayari? Kausapin mo ko. Manuel, ano ba? Kausapin mo ko. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo 'to gagawin. Ginagawa mo akong tanga. Dahil hindi na kita mahal. Ano? Pwede ba, Rosaline? Magpakatotoo na tayo dito. Hindi ka naman siguro ganun katanga para isipin mo na hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Matagal mo nang alam yon, pero pinipikit mo lang yung mga mata mo. Dahil mahal kita, pinipikit ko ang mga mata ko at tinatanggap yung mga kaya mo lang ibigay sa akin dahil yun ang pagmamahal. Sus. Kayang magtiis. Kayang makontento. Hindi nang iiwan. Ikaw na lang ang may kayang gumawa nun. Bakit? Kasi may nahanap na kita. Oo. Mas mabait. Mas maganda. Mas kaya akong alagaan. Hindi katulad mo na nakukontento na lang sa kung ano kaya mong ibigay sa akin. Hindi mo man lang ba naisip na dahil dyan, ha? Pwede kitang ipagpalit. Ano pa bang pag-aalaga ang gusto mo?
Kung naghahanap ka lang naman pala ng ganun, sana hindi ako ang binahay mo. Sana kumuha ka ng caregiver para alagaan ka na parang kambaldado. O di kaya, katulong na pagsisilbihan ka mula umaga hanggang gabi. Hindi ako isang babae na binahay mo lang. Asawa mo ko. Asawa? Hindi kita asawa, Rosaline. Dahil hindi tayo kasal, di ba? Pwede pa kitang iwan kung kailan ko gusto. At gagawin ko yun ngayon. Bahala ka na sa buhay mo. At anong klaseng babae ang ipapalit mo sa akin, ha? Isang parausan? O baka naman, babaeng bayaran? Huwag mong pagsasalita ng ganyan si Roxy, ha? Dahil sa kanya ko nakuha lahat ng pagkukulang mo sa akin. Tulad ng ano? Gabi-gabi kang binibigyan ng sarap? Pagsisibihan ka na para kang hari? Siya yan, no? Ako na ang magbubukas ng... Rosaline! Nandiyan ba si Manuel? Rosaline! Mukhang alam ko na kung bakit ipagpapalit mo ko dyan sa mukhang bisugo na yan. Dapat talaga? Sa itsura pa lang. Mukhang mayaman na. Sugar mommy mo? Manahimik ka, ha? At ako pa talaga ang patatahimikin mo? Ako yung original eh. Ako yung walang karapatang mag-ingay? O ano, ngayon alam mo na kung bakit ka pinagpalit ni Manuel. Iasal-kali ka kasi, oh! Sa itsura mo pa lang, oh! Para kang isang bagay na ilang beses nang ginamit. At dahil sa luma na, kailangan ng palitan ng bago. At ikaw yung bago na yun? Mukha ka mang mamahalin, pero hindi mo maitatago na second hand ka lang. Rosaline. At kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha ang halaga ng isang original. Talaga? Bakit? Eh sa ating dalawa, sino ba yung iniwan? Diba ikaw? At sino ba yung pinili? Eh alam kong ako yun. Pinili mo siya? Mahal ko si Roxy. Mahal mo siya? O mahal mo ang pera niya? Ah, huwag mo nang sagutin. Halata naman ang sagot eh. Gusto niyong magsama? Sige! Walang problema sa akin. Ayan! Yung mga gamit ko, ba't mo tinapos sa labas? Itigil mo yan! Gusto mong umalis, di ba? Pwes, lumayas ka sa pamamahay ko! Oo, pamamahay ko to dahil ako lang naman ang nagbabayad dito. Ay, umalis ka na! At ikaw naman ang dinghigad. Ipagdasal mo lang na sana yung baon lang kayamanan mo, hindi maubos. Dahil kapag naubos yan, sinasabi ko sa'yo, iiwan ka rin niya tulad ng ginawa niya sa akin. Lumayas kayong dalawa! Lumayas kayo! Sumusobra ka na! Sumusobra ka na! At ikaw, huwag na huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan! Ang pangit yung parehas! Kahit mahal na mahal ko si Manuel, hindi ko hinayaan na magpakatanga at magmakaawa ako sa pagmamahal niya. Pinili ko mag-move on at ituloy na lang ang buhay ko na wala siya. Kinontak ko ulit noon si Ma'am Dina at maswerte pa rin ako dahil wala pa siyang nakukuhang makakasama niya sa bahay. Kagad akong sumama sa kanya sa Tagaytay. Mula araw hanggang gabi, wala akong ginawa kundi ang magtrabaho. Makalimutan ko lang ang sakit na nararamdaman ko. Rosaline? Ma'am, may kailangan po ba kayo? Wala naman. Alas 12 na ng gabi ah. Hindi po kasi ako makatulog eh. Ay, dahil na naman ba yan sa Manuel na yon? Ilang beses ko na bang sinasabi sa'yo, nakalimutan mo na yung hayop na yan. Kung madali lang pong gawin, matagal ko na po siyang nakalimutan. Sige, ganito na lang. Gusto mo bang lumabas tayo bukas? Gusto ko rin kasing mag-relax eh. Wala na akong ibang ginagawa kundi ang magtrabaho ng magtrabaho. Ay, kayo po ang bahala. O, di kaya... Ipa-blind date na lang kaya kita. Blind date? Yun po ba yung makikipag-date ko sa taong
sa araw mo lang na yun nakilala? Tama po ba ako? Oo. Naku, marami akong kilala na gwapo na, mayaman pa, at mabait pa. Sigurado akong magugustuhan ka nila. Konting ayos lang sa'yo, okay na. Huwag na po, ma'am. Wala po akong panahon sa mga ganyan. Mas gusto ko na lang po magtrabaho ng magtrabaho para makapag-ipon din at umangat sa buhay. Gusto ko yung plano mo. Rosaline, gusto mo pa bang makapagtapos ng pag-aaral? Oo naman po, ma'am. Yun nga po yung bala ko eh. High school diploma lang po kasi yung meron ako. Mas maganda kung may college diploma rin. Eh, kung sakali, anong course ang kukunin mo? Kung hindi ko po iisipin yung tuition fee, gusto ko pong mag-architecture. Wow! Architecture! Pangarap ko po kasing maging architect eh. At yung bahay ko, gusto kong ako yung mag-design nun. Pero alam ko naman kasi na imposible yun eh. Ang mahal kaya mag-architect. Pero kung pagbibigyan ka ng pagkakataon na makapag-aral ka ulit, kukunin mo ba? Scholarship po? Oo naman po. Minsan lang naman po may kakatok na oportunidad sa akin eh. Bakit ko patatanggihan? Oh, kakayanin mo ba? Kakayanin ko po yun, ma'am. Hindi naman po sa pagmamayabang pero valedictorian po ako ng high school ako. Hindi nga lang po ako nakapag-college kasi hindi ako nakapasa sa scholarship. Tapos, wala na rin naman po akong pera pampaaral. Kaya, yung tsahin ko naman, kating-kating ng sipain ako sa bahay namin. Kaya, ayun, nagtrabaho na lang ako. Ganun ba? Sige, ipapasok kita sa isang magandang university. Kailangan mo lang ipasa yung entrance exam. At kapag nakabasa ka na, saka tayo uuwi sa inyo para kumuha ng mga requirements sa dati mong school, okay? Uy, narinig mo ba ako? Seryoso po kayo? Abay, oo naman. Pag-aaralin niyo po ako? Oo. Naku ma'am, huwag na po. Oh, ikaw na nga ang nagsabi. Hindi mo tatanggihan kapag may dumating sa'yo na oportunidad. Ito na yon. Pero may... Parang anak na rin ang turing ko sa'yo, bata. Nasasayangan ako sa potential mo. Lahat ng meron ako ngayon, magkakaroon ka rin balang araw. At isa pa, gusto kong gumanti ka kay Manuel. Gusto kong makita ka niya na nagawa mong iangat ang sarili mo nang hindi gumagamit ng ibang tao na yung pag-alis niya naging dahilan para bumuti ang buhay mo. Gamitin mo ako para matupad yung mga pangarap mo. Lahat ng tulong, ibibigay ko sa'yo. Basta ipangako mo lang sa akin na hinding-hindi mo sasayangin ang pagkakataong ito, ha? Doon na ako mas naniwala na kapag may inalis sa buhay mo, merong mas magandang darating. Yung sakit na naramdaman mo, may kapalit ding saya. Kaya naisip ko, siguro kaya hinayaan ng mundo na iwan ako ni Manuel, eh dahil mas gaganda pala ang buhay ko kay Ma'am Dina. Mas matutupad ko ang mga pangarap ko. Kaya mas lalo akong nagsipag sa trabaho. Dahil balang araw, kung sakaling magkikita kami ulit ni Manuel, ibang Rosaline na ang makakaharap niya. Tinupad nga ni Ma'am Dina ang ipinangako niya sa akin pag-aralin ako. Kaya habang nag-aaral, nagtatrabaho rin ako. Hanggang sa lumipas ang 5 taon, nagawa kong makapagtapos sa college. At hindi lang yun, first take lang ako sa board exam. Lahat ng tagumpay ko sa buhay, nasaksihan ni Ma'am Dina. Kaya kahit na anong nawala na siya, abot hanggang langit ang pagpapasalamat ko sa kanya. Lalo na't kahit kaya ko naman na ang sarili ko, hindi niya ako iniwang walang-wala. Pinamanahan niya ako ng pera at isang condo unit sa Makati, kung saan ako nagtatrabaho. Sa loob ng 10 taon, nagawa kong baguhin ang buhay ko. Nagawa kong tuparin ang mga pangarap
sa kabila ng lahat ng mga sakit at hirap na naranasan ko. We are din. Matagal pa ba yan? Ngayon ka lang ba nakapagbabook online? Sandali lang naman to. Isang click na lang to. Pinabasa ko lang naman mabuti yung mga details at taka mahassle tayo. Yan! Finally natapos din. Yay! After 25 years, nabook mo na rin yung trip natin sa Palawan. Ay, grabe siya. Yung credit card ko na lang yung ginamit ko ha. So, bayaran mo na lang ako. Sure, no problem. Bayaran kita sa sahod ah. Bakit sa sahod pa? Ngayon na. Isang click lang mababayaran mo na ako agad eh. Mayaman ka kaya? Oo eh, sa sahod na. Nakabudget na yung pera ko ngayon eh. Kung hindi mo nga lang ako pinilit dyan sa Palawan, hindi ako gagastos ng ganyang kalaki. Titipid kaya ako. Diyos ko, Day. Ano pang ititipid mo? Kung may ganyan akong kayamanan, aba, hindi na ako magtatrabaho, no? Rarampa na lang ako kung saan-saan. Hoy, hindi ako ganun kayaman, no? Kailangan ko pa rin kumayot para kumita ng pera, no? Sa lagay mong yan? Eh anong tawag mo sa akin, Pulupe? Ang ooy mo talaga kahit kailan. Ang tagal naman nung pinapadeliver mong pagkain, eh. Oo nga, eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, magluto na lang tayo. Eh di nakatipid pa, di ba? Alam mo ikaw, ikaw pa lang yata yung hindi nakaka-realize na mayaman ka, no? Mukha kang tipid. Hindi dahil may pera ka, gagastusin mo na agad. Madaling maubos ang pera, te. Mm-hmm. Ay, ayun daw, pizza ko ah. Ay, sa wakas, kanina pa ako nagugutom eh. Ako nakukuha. Food deliver po. Magkano? 1,020 pesos po. Ito, 1,100. Keep the change. Salamat po. Bongga! Naamoy ko na yung pizza. Ang bango. Ay, oo nga pala. Pagkatapos kumain, Mars, makikigamit lang ako ng unique toothpaste mo, ha? Bechicas ko kasi yun eh. May Max Protect formula siya. Kaya Max Alaga, Max Protectado si Unique. Ah, sige. Anyari girl, ba't ganyan itsura mo? Namumutla ka? Paano ko hindi mamumutla? Eh gutom na ako. Buti nga nakakatayo pa ako eh. Oh, ito na. Isubo mo na tong pizza total naman. Yan lang naman ang nasusubo mo ngayon. Ang bastos talaga ng bibig mo. Kumain ka na nga lang. Okay. Ang talas ng memorya mo ah. Naalala mo kung saan ako nakatira? Siyempre. Kumusta ka na? 10 taon din kita hindi nakita. Mukhang maayos na yung buhay mo ngayon. Nakatira ka sa ganito kagandang lugar. Laki na rin ang pinagbago ng itsura mo. Pananamit mo. Maski pananalita mo, nagbago na rin. Ah, ito ba? Siyempre, umangat na sa buhay eh. Mayaman. Nakapagtapos ng pag-aaral. Actually, nagtatrabaho na nga ako bilang architect sa isang firm sa Makati. Mabuti naman kung ganun. Buti ka pa. Sinuwerte sa buhay samantalang. Ako, ito. Balik sa hirap. Oo nga eh. Pansin ko. Ano nangyari sa inyong, yun? Roxy ba yun? Iniwan niya ako eh. Sa bandang huli, napahagod din siya sa akin. Simula kasi nung naging kami, hindi lang ako nagtrabaho. Umasa lang ako sa kanya, kaya, ayun, niwalayan na lang niya ako. Food delivery, pinagkakaabalahan ko ngayon, tapos, pa-cancel ng cellphone. Pinagsasabay para mas malaki ang kita, kaso, ay, ulang pa rin. Naiwan kasi sa akin yung anak namin ni Roxy. May anak ka? Oo. 8 years old. Si Janina.
Kaya medyo hirap talaga ako sa buhay ngayon. Ikaw, may asawa ka na ba? May pamilya? Wala, single ako. Sa birthday ng anak ko, punta ka ha? Bakit ako pupunta? Wala lang, kung hindi ka lang busy. Mauna na ako. Sandali lang. Oh, ito, masahe mo. Ah, 1,000? Oo, pambili mo na rin ng pagkain yung mag-ama. Salamat. Hinayaan kong makipaglapit sa akin si Manuel. Ibinigay ko ang number ko sa kanya at doon nagsimula ang lahat. Siguro iniisip nyo na kaya ko ginagawa yun dahil sa mahal ko pa siya. Pero hindi mga idol. Hinayaan kong magkalapit kami para maipamukha sa kanya na ako yung babaeng sinayang niya. Rosaline, sigurado ka bang dito tayo kakain? Ang mamahal na mapagkain, no? Sus, ayos lang yan. Minsan lang naman eh. Pili ka lang kung anong gusto mo. Ako bahala sa'yo. Wala nga ako mapili eh. Parang lahat masasarap eh. Sige, ako na lang pipili para sa'yo. Tapos, pili ka ng isa para sa anak mo. Ipag-take out natin siya. Talaga? Naku, matutuwa yun. Sige, ano na lang. Itong fried chicken na lang. Paborito niya kasi yung manok eh. Sige, yun na lang. Madalas ka ba sa mga ganitong lugar kumakain? Hindi. Sa mga karinderya pa rin ako kumakain. Medyo nagtitipid din kasi ako eh. Para kapag may gusto kong bilhin, nabibili ko kagad. Tsaka hindi naman habang buhay ganito nangyayari sa akin. Kaya hanggat may pera, nag-iipon ako. Pero paminsan-minsan, tinitreat ko ang sarili ko sa mga ganito. Alam mo, nakakatuwa ka. Kasi dati, nagtsatsaga ka lang sa mga bariyang kinikita mo. Pero ngayon, no? Tingnan mo naman, may sasakyan ka, may bahay ka, may may pera ka na. Ganun talaga kapag masipag ka sa buhay. At saka, sinwerte lang talaga ako kay Ma'am Dina. Kung hindi dahil sa kanya, wala ko sa ganitong sitwasyon eh. Oo nga pala. May mga damit pala sa bahay na pinaglumaan ng mga inaanak ko. Mm-hmm. Bala ko sanang ibigay sa anak mo eh. Gusto mo, pagkatapos ito, kunin natin sa bahay tapos ihatid na kita sa inyo. Ihatid mo pa ako? Naku, wag na. Nakakahiya naman. Babae pa yung mag-ahatid sa akin sa bahay. Wag na, okay lang. Madami kasi yun eh. Alam ka namang hayaan kitang bumiyahe, di ba? Eh, meron naman ako sasakyan. Huwag ka na tumanggi. Ako na bahala. Sige. Sige na. Magbihis ka na. Iahatid pa kita sa inyo. Sige, kailangan ko rin umuwi eh. Nasa bahay na panigurado yung anak ko, baka hindi pa ako makakain yun. O tara na. Yung mga sinasabi ko sa yung damit nasa sala. Nakita mo na ba? Oo. Ayoko nga pala, bago ko makalimutan. Oh, ito. 1,500. Teka, para saan itong 1,500? Para sa araw na to. Para sa araw na to? Oo, bakit? Kulang pa ba? Sige, wait lang. Dadagdagan ko. Hindi. Anong ibig mong sabihin na para sa araw na to? Teka, dinala mo ba ako rito sa bahay mo para may mangyari sa atin? Ako ba naman, Manuel? Tayong dalawa lang nandito sa bahay. Ano inaasahan mo? Maglalaro lang tayo ng bahay-bahayan? At saka, parehas tayong matagal ng bakante, di ba? Pero, teka, ginagawa mo ba ako mukhang pera? Na kaya ako ginawa lahat yun dahil gusto ko ng pera? Bakit? Hindi ka ba ganun? Ibig sabihin niya. Alam ko naman na kaya ka nakipaglapit sa akin kasi gagawin mo akong sugar mommy. Ganun ang ginawa mo kay Roxy, di ba?
Alam naman, ikaw lang ang makinabang dito. Dapat ako rin. Pasasahin mo ko. Ibibigay mo lahat ng pangangailangan ko. At kapalit nun, bibigyan kita ng pera. In short, bayaran kita. Oh, bakit parang nagagalit ka? Ginawa mo na to dati, di ba? So I'm sure, hindi ka nagbago sa ganitong sitwasyon. Sige na, tanggapin mo na yan. Kapag kailangan mo ng pera, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Pero syempre, may kapalit yun. Pinaghihirapan ko rin naman ng mga binibigay ko sa yung pera, kaya dapat may kapalit talaga. Ang swerte mo naman kung libre yan, no? At sa estado ng buhay mo ngayon, hindi ka araw-araw kikita ng 1-5. Kung sa akin, sandali lang. May pera ka kagad. Payag ako. Papayag ako dyan sa gusto mo basta babayaran mo ako. Tawagan mo ako kailan mo gusto. Pupunta ako. Wala ka pa rin pinagbago, Manuel. Gagawin mo ang kahit na ano para sa pera. Naging ganon ang setup namin ni Manuel. Tinatawagan ko siya kapag nangangailangan ako at syempre, binabayaran ko siya. Ang sama ko, di ba? Pero hindi rin naman nagtagal. Mas umusbong sa akin yung dating Rosaline na mabait at hindi nang tatapak ng ibang tao. Parang wala kang gana kanina. Hindi ka ba nagalingan sa akin? Pwede ko namang... Umuwi ka na. Oh, ito bayad ko sa'yo. Sige, sige. Huling bayad ko na yan sa'yo. Dahil huling pagkikita na rin natin to. Teka, bakit? Ayoko nang gawin to. Pero, Rosaline. Rosaline, kailangan ko ng pera. Ano ba nangyari sa'yo? Di ba ganito yung usapan natin? Ano lang mangyari sa amin kapag itinigil natin to? Eh, di maghanap ka ng ibang pagkakakitaan. Ayoko nang ganito eh. Ayaw na kitang gamitin. At mas lalong ayaw na kitang makita. Kaya umalis ka na. Hanggang ngayon pa rin ba? Hanggang ngayon, di mo pa ako pinapatawad? Habang buhay nang nakatatak sa akin yun, Manuel. Kaya ako to ginawa para gumanti sa'yo. Gusto kong ipamukha sa'yo na ibang Rosaline na ang nasa harapan mo. Pero naisip ko kasi, ano naman mapapala ako, di ba? Pahihirapan ko lang sarili ko. Nakakaganti ka na sa akin, Rosaline. Noon pa, ginantihan ako ng panahon para sa'yo. Sa totoo lang, nung iniwan kita, ang laking ginhawa nun sa akin. Alam ko. Kaya nga, imbis na magsabi ka sa akin, bigla mo na lang ako iniwan, di ba? Kasi kung hindi kita bibiglain, pipigilan mo ako. Hindi mo ako hahayaan na mawala sa'yo kasi nga, di ba? Mahal mo ko. Kaso ang problema, nawawala na yung pagmamahal ko sa'yo. At kaya ka naghanap ng iba? Nung makilala ko si Roxy, may kaya sa buhay at may gusto sa akin. Pinatulan ko na. Ano? Naging masaya ka ba sa kanya? Naibigay ba niya sa'yo lahat ng luho mo? Yung buhay na matagal mo nang gustong maranasan? Noong una. Pero, kinarma ako. Puti naman kung ganun. Rosaline, patawarin mo ako. Aaminin ko na kahit ganito ang sitwasyon natin, pinipilit kong ibalik ang nararamdaman mo para sa akin. Yung pagmamahal mo. Kasi naisip ko, kapag minahal mo ako ulit, baka tanggapin mo ako. Baka umayos ulit ang buhay ko. Kaso mali na gamitin ka. Nasaktan na kita noon, kaya'ng maling-mali nasaktan pa ulit kita ngayon. Kaya nga itigil na natin to. Nagagamitan lang tayo parehas eh. Wala naman nangyayari, di ba? Papahirapan lang natin yung mga sarili natin. Rosaline, mapapatawad mo pa ba ako? Kahit 10 taon na ang dumaan, masakit pa rin. Rosaline. Nang dahil sa'yo, nawalan ako ng tiwala sa mga lalaki, sa mga taong nasa paligid ko. Pero nang dahil din sa'yo, naabot ko ang pangarap ko. Rosaline. Ikaw ang dahilan kung bakit
Ginusto kong patunayan sa lahat na may kaya akong gawin. Huwag naman ganito. At nagawa ko na yun. May napatunayan na ako at ayoko nang sirain ang meron ako ngayon dahil ginusto kong gumanti sa'yo. Rose, hindi patawarin mo ako. Patawad. Alam mo, mas maganda kung wag na tayo magkanya-kanya na lang tayo. Ititigil ko na to para maging masaya na ako sa buhay ko. Please naman. Alam mo kasi, sa totoo lang, masayang-masaya na ako sa kung ano ako ngayon. Dito ko napatunayan na hindi nga talaga maganda ang gumanti sa kapwa. Kahit sobra ako nasaktan noon ni Manuel, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Bakit? Nang dahil sa kanya, mas naging matibay ako. Mas nalaman ko kung anong halaga ko. Kaya alam ko rin kung anong klaseng pagmamahal ang dapat binibigay sa akin. Ayoko nang magalit sa kanya. Nakakapagod din pala. At dahil doon, tuluyan na akong bumitaw sa nakaraan namin. Sa ngayon, single pa rin ako. Wala na akong naging balita kay Manuel. Pero kahit ganoon ang nangyari, hinihiling ko pa rin na sana maging masaya siya. Mga idol, hanggang dito na lang ang sulat ko. At maraming maraming salamat sa inyo. Lubos na gumagalang. Rosaline. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Epam pa good vibes! O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin! Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin! Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo!